Mahirap ang buhay niya pero kailangan niya pa rin magsikap para sa pamilya niya. Handa siyang gawin ang lahat, maiahon niya lang ang pamilya sa hirap. Handa siyang magtrabaho kahit ano pang trabaho yan, basta para sa pamilya. Ang aga mo namang nagising, anak, tanong ng ina ni Charmaine habang naguhugas ito ng pinggan. Panibagong araw, panibagong trabaho. Linggo ho kasi, ma, kaya kailangan kong agahan sa simbahan. Sigurado kung maraming magsisimba ngayon at marami ding bibili ng sampagitan na ititinda ko. Anya bago siya kumuha ng tasa at nagsimula ng magtimpla ng kape. Sigurado ka bang kaya mo pa, anak? Alas tres ka na ng madaling araw umuwi dahil nagtatrabaho ka sa cafe ng gabi. Tapos ang aga mo pang gumising. Baka napapagod ka na. Tanong ng ina niya dahilan para mapangiti ito. Ano ka ba naman, ma? Siyempre kaya ko pa po. At saka huwag na po kayong mag-alala sa akin. Para din naman to sa pangkain natin. At para may pandagdag din tayo sa panggamot ni tatay. Paninigurado ni Charmaine sa ina bago ito kumuha ng pandesal at nagsimula ng kumain. Alam ko naman yan, anak. Pero nababahala ako sa kalusugan mo. Bukod sa palagi kang pagod, wala ka pang sapat na tulog dahil sa trabaho mo. Nag-aalala ang anya ng ina niya bago ito nagbanlaw ng kamay at umupo sa tabi niya. Pasensya na, anak, kung hindi kita napagtapos ng pag-aaral. Naghihirap ka tuloy dahil sa amin. Malungkot na saad ng ina niya, kaya naman napabuntong hininga na lang si Charmaine. Mama naman, wala lang sa akin to, no? At saka handa akong gawin kahit ano para sa inyo ni Papa at para sa dalawa ko pang mga kapatid. Huwag niyo na pong isipin ang tungkol doon at aalis na rin po ako agad pagkatapos kong maligo. Anya pa bago inubos ang tinimplang kape. Kaagad naman siyang naligo at nagbihis bago siya umalis sa kanila. Medyo malayo pero naglalakan lang siya papunta sa may simbahan para iwas gastos sa pamasahe. Kahit na mahirap ang buhay ni Charmaine ngayon, ay hindi siya nagre-reklamo dahil para sa kanya mas okay pa ang mahirap at magkasama ang buong pamilya kesa mayaman ka nga pero hindi naman buo ang pamilya mo. Bago siya magtungo sa may simbahan ay dumadaan muna siya sa bahay ni Ginang Estrella. May tanim itong sampagita at siya rin ang nagbibigay kay Charmaine ng mga ibibenta nito. Magandang umaga po, Ginang Estrella. Masiglang bati ni Charmaine bago siya pumasok sa gate. Inaantay na siya ni Ginang Estrella doon habang isinusulsi nito ang mga sampagita. Magandang umaga rin sa iyo, iha. Mabuti naman at nakarating ka na. Patapos na ako dito sa mga sampagita. Kumain ka na ba? Tanong ni Ginang Estrella bago niya ipinagpatuloy ang ginagawa. Nakakain na po ako kanina sa bahay. Tutulungan ko na lang po kayo dyan sa ginagawa niyo. Saad niya at agad niya namang tinulungan ng matanda. Natutuwa si Ginang Estrella sa kanya dahil bukod sa sobrang ganda na ng dalagang ito, ay napakagalang pa. Para ba itong diyosa dahil sa kanyang napakagandang katangian? Ibinibigay na ni Ginang Estrella ang mga sampagita kay Charmaine at hindi na siya humihingi ng kapalit. Tinulungan kasi siya noon ni Charmaine kaya naman handa siyang tulungan ng dalaga. Alam din ni Ginang Estrella na may sakit ang ama ni Charmaine. Nang matapos na nilang isulsi ang mga sampagita, ay kaagad na nagpasalamat si Charmaine bago siya nagpaalam. Nakarating naman kaagad siya sa may tapat ng simbahan kung saan naabutan niya si Nena na nag-aayos ng lamesa niya kung saan ito nagtitinda ng kandila. Magandang umaga po, Aling Nena. Pagbati ni Charmaine. Masigla kagaya ng araw-araw. Magandang umaga rin, Charmaine. Sana marami ang maibenta natin ngayon. Anya habang inaayos nito ang paninda niya. Siyempre naman, Aling Nena. Kailangan lang natin magsipag at sigurado akong maraming bibili. Nga po pala, nasan po si Aling Marites? Tanong ni Charmaine. Nabigla siya na makita niyang napayuko si Nena at mukhang malungkot ito. May sakit ang anak ni Marites ngayon at kasalukuyan silang nasa ospital. Kawawa naman si Marites dahil wala siya masyadong naibenta kahapon. Saad nito dahilan para malungkot si Charmaine. Kung may pera lang po talaga ako, tutulungan ko po si Aling Marites. Ang kaso nga lang ho eh, namumroblema din ako sa mga gamot ni Papa. Paubos na po kasi ang stock ng gamot niya. Anya, at hindi na sila nakapag-usap pa dahil marami ng mga tao ang dumadating.
Kahit pa ilan-ilan ay may bumibili ng sampagitan ni Charmaine. Marami ang napapatingin sa kanya dahil sa ganda niya. At napakagalang pa ng tono ng pananalita niya tuwing nagpapasalamat siya sa mga bumibili ng paninda niya. Nakapasok na halos lahat ng mga tao dahil magsisimula na ang misa nang makita ni Charmaine na may isang magarang sasakyan ang tumigil sa may harapan ng simbahan. Bumaba doon ang isang hindi katandaan na babae at mukhang magsisimba rin ito. Maglalakad na sana siya papunta sa babaeng yun upang akitin na bumili ng sampagitan niya. Nang may kaagad na tumakbong lalaki papalapit sa babaeng yun at kaagad na kinuha ng lalaki ang suot na bag nito. Tulong! Magnanakaw! Sigaw ng babae. At akmang tatakbo na papunta sa gawin ni Charmaine yung magnanakaw nang bigla niya itong pinatid at nadapa ito. Nabitawan ng magnanakaw yung bag ng babae kaya agad naman itong kinuha ni Charmaine. Akmang tatayo na ang magnanakaw upang agawin kay Charmaine yung bag nang sipain niya ito. Kaagad namang may dumating na mga tanod at kinuha nila ang magnanakaw na yun. Agad na pumunta si Charmaine doon sa babaeng may-ari ng bag at inabot niya ito doon. Ito na po yung bag niyo, ma'am. Anya, ngunit nabigla siya nang nakatingin sa kanya ang babae at mukhang nagulat siya sa ginawa ni Charmaine. Napakabait mo namang dalaga! Ano nga pala yung pangalan mo, iha? Tanong ng babae. Ako po si Charmaine Ellie Rosales. Tawagin niyo na lang po akong Charmaine. Kayo po ba, ano po yung pangalan niyo? Tanong ni Charmaine pabalik sa babae. Daisy Valderamos ang pangalan ko. Salamat nga pala dahil tinulungan mo ko kanina, Charmaine. Tanggapin mo to. Saad ni Daisy sa dalaga bago nito inilabas ang pera. Ay, hindi na po, Ma'am Daisy. Handa po akong tumulong pero hindi po ko humihingi ng kapalit. Pagtanggi ni Charmaine sa alok ng dalaga. Ganun ba? Pero tatanggapin mo naman siguro tong pera kung bibilhin ko yung sampagita mo, diba? Tanong ni Daisy at kaagad namang tumango ang dalaga. Binili ni Daisy ang sampagita bago niya inabutan ng pera si Charmaine. Ayan, 5,000. Alam kong may sobra yan. Pero pasalamat ko na lang ito sa iyo dahil sa pagtulong mo sa akin. Anya, bago niya nginitian si Charmaine at pumasok na si Daisy sa loob ng simbahan. Maagang nakauwi si Charmaine ngayon dahil naubos kaagad ang paninda niya. Nakabili din siya ng bigas at nakapag-ulam din sila ngayon ng maayos dahil sa binigay ng matanda. Simula noon ay palagi nang pumupunta si Daisy sa may simbahan at palagi niya ring pinapakyaw ang tinda ni Charmaine. Palagi rin silang nag-uusap at kalaunan ay naging malapit ang loob nila sa isa't isa. Parang anak na ang tingin ni Daisy kay Charmaine at natutuwa ito tuwing nagkukwento si Charmaine ang tungkol sa buhay nito. May anak na po ba kayo? Tanong ni Charmaine kay Daisy habang kumakain sila ngayon sa gilid ng simbahan. Meron na. Dalawa silang lalaki. Anya, dahilan para mapatingin si Charmaine sa kanya. Ang swerte po siguro ng mga anak nyo dahil may magulang sila na katulad nyo. Saad ni Charmaine na nagpangiti kay Daisy. Oo nga, pero hindi sila sumusunod sa akin. Hindi kasi ako yung nagpalaki sa kanila. At simula pagkabata nila ay palagi akong wala at nasa trabaho. Yun siguro ang dahilan kung bakit sila lumaking basagulero at matigas ang ulo. Pagkukwento ni Daisy. Palagi na silang nagkukwentuhan, nag-uusap at nagtatawanan. Parang ang naging magkaibigan na sila. Mom, why do you have to bring those flowers here? I hate the smell. Inis na saad ng isa sa mga anak ni Daisy nang makauwi siya sa mansyon. Don't be like that, Kuya Diego. Mabango naman ah. Diba, Mom? Tanong na isa pang anak ni Daisy. Danielle is right, Diego. Itigil mo na yung pagsusungit mo at kumain ka na. Saad ni Daisy bago niya isinabit ang sampagita. Nagpagawa pa siya ng sabitan kung saan niya isasabit ang binibili niyang sampagita kay Charmaine. Pero ma'am, nagtataka din ako. It's been a month simula nung nag-uwi ka ng sampagita. Ano bang meron dyan? Tanong ni Danielle sa ina. Kaya naman napangiti ito. Benta kasi yan ng babaeng napakabait at maganda. Siya ang tumulong sa akin nung muntik na akong manakawan, saad ni Daisy. Iniisip ko rin pala ngayon na maaaring isa sa inyo ang pwede niyang mapangasawa soon. Matutuwa kayo dahil sa napakabait niya, saad ni Daisy. Blah, blah, blah. Stop talking about nonsense, Mom. And kung may magpapakasal man sa babaeng yun,
Sigurado kung si Daniel yun. I'm not interested in anyone. Masungit na saad niya bago niya binalik ang atensyon sa libro. Jesus, hindi daw interesado sa kung kanino. Ang sabihin mo, hindi ka pa nakakapag-move on kay Ate Cheryl. Nakita ko yung cellphone mo at hanggang ngayon, sa pa rin yung wallpaper mo. Pang-aasar ni Daniel sa kapatid. Mabilis naman itong napaiwas nang ibato sa kanya ni Diego ang hawak nitong libro. You know nothing, so just shut up. Sigaw ni Diego bago siya padabog na umalis doon. Patuloy ang araw-araw na pagsisimba ni Daisy doon at palagi rin silang nagkakausap ni Charmaine. Hanggang sa isang araw ay may hindi inaasahang nangyari. Maaga siyang pumunta doon sa simbahan dahil Linggo ng araw na yun. Ngunit nagtataka siya dahil hindi niya nakita doon si Charmaine. Kaagad siyang lumapit sa babaeng nagtitinda ng kandila upang magtanong. Pwede bang magtanong? Bakit wala si Charmaine dito ngayon? Tanong niya doon sa babae. Hindi ko rin po alam eh. Kahit kami nga rin po nakasama niya ay nagtataka. Dahil maaga talaga si Charmaine kung pumunta dito. Baka naman ho na late lang siya. Saad nung babae, kaya naman pumasok na muna sa simbahan si Daisy. Baka mamaya paglabas niya ay nandoon na si Charmaine. Ngunit natapos na ang misa at wala pa rin doon si Charmaine. Nagsisimula nang mag-alala si Daisy. Pero pinili niyang pakalmahin ang sarili. Baka naman may importante lang na ginawa si Charmaine ngayon kaya hindi siya nakapunta. Balak niya sanang hintayin pa si Charmaine dahil baka dumating pa ito nang biglang tumunog ang cellphone niya at may tumawag pala. Kaagad niya itong sinagot at kinausap ang sekretary niya na tumawag sa kanya. Gusto niya pa sanang antayin si Charmaine ngunit may emergency sa kumpanya niya. Kaya naisipan niyang bukas na lamang ito balikang muli. Pero kinabukasan nang pumunta siya muli sa simbahan ay wala pa rin doon si Charmaine. Muli siyang nagtanong doon sa babaeng nagtitinda ng kandila. At nagulat siya sa sinabi nito. Si Charmaine ba? Hindi siya makakapunta ngayon dahil nasa ospital siya simula kahapon. Mas lalo kasing lumala yung sakit ng tatay niya kaya sila nandoon. Nabigla si Daisy nang marinig ang sinabi ng babae. Kaagad naman niyang tinanong doon sa babae kung saang ospital nakakonfined ang ama ni Charmaine. Kaagad naman siyang nagtungo sa ospital na yun. Nang makarating siya doon ay naabutan niyang kausap ni Charmaine ang doktor at mukhang malungkot ito. Akmang lalapitan na niya sana ito nang maisipan niyang makinig muna sa usapan ni Charmaine at ng doktor. Ano po bang kailangan nagamot ni Papa, Dok? Tanong ni Charmaine. Lumalala na kasi ang sakit ng Papa mo, Iha. Dapat noon pa lang nagpa-check up na siya para mas maagapan ito ng maaga. Ngayon kasi, kinakailangan mo ng gumastos ng napakalaking halaga para sa operasyon at gamot niya. Pagpapaliwanag ng doktor. Dahilan para mapaluhan na lang si Charmaine. Magkano po ba sa tingin yung kailangan kong pera sa operasyon at para sa gamot? Tanong nito. Sa operasyon pa lang, Iha, ay aabot na sa 100,000 ang kailangan mong gastusin. Sa gamot naman niya, ay ang presyo nun ay umaabot ng 300 isang piraso. At kailangan niya itong inumin sa loob ng isang buwan. 3 times a day, para mas mabilis siyang gumaling matapos operahan. Bigla na lang napatulong uli ang luha ni Charmaine dahil sa narinig niya. 100,000? Saan ba ako kukuha nun? Tsaka bakit ang mahal naman ng gamot? Kahit nga ata ilang buwan ako magtrabaho, hindi ko mababayaran yun. Ano bang gagawin ko? Bakit ba ako nagkaroon ng ganitong problema? Tanong ni Charmaine sa sarili habang iniisip niya ang mga problema niya. Akmang magsasalita na siya nang may biglang sumingit sa usapan nila ng doktor. I'll pay for it. Kung gusto nyo ngayon na, basta operahan nyo na yung tatay ni Charmaine. Saad ni Daisy. At nagulat naman si Charmaine nang nakita ito. Sure ma'am, we can settle the payment later. We'll start to treat her father. Saad nung doktor bago ito nagsuot ng face mask at pumasok sa operating room. Ma'am Daisy, ano pong ginagawa nyo dito? Nagtatakang tanong ni Charmaine nang makaalis na yung doktor. Hindi kita nakita kahapon dun sa may simbahan. At nung malaman ko na nasa ospital ang papa mo, ay kaagad akong pumunta. Anya, tutulungan kita sa gastusin ng papa mo, Charmaine. Pero imbis na magtrabaho ka sa may cafe at maglaku ng sampagita, magtrabaho ka na lang bilang maid ng isa sa mga anak ko sa mansyon niya. Matagal na niyang gustong bumukod noon at kahapon lang natapos yung mansyon niya.
Ayaw niya ng maraming kasamang maid kaya naisipan ko siyang ikuha ng personal maid at ikaw yun. Okay lang ba sa'yo? Tanong ni Daisy. Medyo nag-aalinlangan si Charmaine pero mas okay naman siguro na magtrabaho sa doon kesa sa cafe, diba? Huwag kang mag-alala dahil bibigyan pa rin kita ng sahod mo monthly at maaari mo itong ipadala sa pamilya mo para may pangkain sila. Okay na ba sa'yo yung 50,000 a month? Tanong niya dito. At nabigla naman si Charmaine dahil sa malaki na sahod na yun kumpara sa sweldo niya noon sa pagtitinda ng sampagita at pagiging waitress sa cafe. Madali lang naman ang gagawin mo doon. Ipagluluto mo ang anak ko at maglilinis ka ng bahay. Hindi ka naman mahihirapan doon dahil palagi naman yung wala doon. Saad ni Daisy. Kaya naman hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Charmaine at kaagad na siyang sumang-ayon. Sige po, pumapayag na po ako. Anya, dahilan para mapangiti si Daisy. At kagaya ng inaasahan ay maayos ang naging operasyon ng ama ni Charmaine. Binili rin ni Daisy ang pang-isang buwan na gamot ng tatay ni Charmaine at bukod doon ay nagbigay ito ng kaunting tulong pinansyal. Pagkatapos ay isinama na ni Daisy sa isang malaking mansyon si Charmaine upang ipakilala sa anak nito bilang bagong maid. Medyo kinakabahan na excited si Charmaine dahil makikilala na niya ang anak ni Daisy. Sigurado naman ako na hindi ka mahihirapan sa anak ko. Kailangan mo lang ng mahabang pasensya sa kanya. At intindihin mo na lang din siya kapag galit siya. Nagmana kasi yan sa asawa ko kaya ganyan ang ugali niya. Pagpapaliwanag ni Daisy habang naglalakad sila papasok ng bahay. Diego! Sigaw ni Daisy na makapasok sila ni Charmaine sa loob ng bahay. Hindi ito sumasagot kaya nagtungo sila ni Charmaine sa may sala. At doon nila naabutan na natutulog ito sa sofa. Gumising ka na, Diego! Saad ni Daisy habang tinatapik niya ang braso ng anak. Ayaw nitong gumising at ang lakas pa ng hilik nito. Mukhang lasing si Diego kaya napagpasyahan nilang wag na muna ito istorbuhin. Ngunit hindi pa man sila nagtatagal sa may sala nang may biglang tumawag kay Daisy. Meron na naman siyang urgent meeting. Kaya naman naisipan niyang iwan na lang muna si Charmaine doon. Tahimik na napaupo si Charmaine sa may sofa sa harapan ni Diego at pinagmamasdan niya ito habang natutulog. Ang gwapo naman ng anak ni Ma'am Daisy. Mabait kaya to? Tanong niya sa sarili habang nakatingin siya kay Diego. Habang pinagmamasdan niya ito ay laking gulat na lamang niya nang bigla itong gumalaw. Hudyat na ito ay magigising na. Kaagad namang tumayo na si Charmaine at lumapit kay Diego upang batiin ito. Good morning, sir! Pagbati ni Charmaine dahilan para magulat si Diego. Who are you? What are you doing here? Gulat na tanong nito, dahilan para matawa si Charmaine. Ako po yung bagong personal maid niyo, sir. Kakarating lang po namin ni Ma'am Daisy kanina. Ngunit may emergency meeting po siya, kaya ako na lang po yung naiwan dito. Nagugutom na po ba kayo? Gusto niyo po bang ipagluto ko kayo ng kakainin? Tanong ni Charmaine kay Diego, pero inirapan lang siya nito. No need. Baka lasunin mo lang ako. Inis na saad niya dahilan para matawa si Charmaine. Grabe ka naman, sir. Hindi naman po ako ganyang tao. Pero saan nga po pala ako matutulog? Tanong ni Charmaine. Kakarating niya pa lang kasi sa mansyon ni Diego at hindi niya pa nalilibot ang mansyon. Doon sa maid's quarter. Pagkalabas mo, may ikalawang pinto sa may kaliwa doon. Sa may tabi pa ng isang pinto. Malamig na saad niya, dahilan para mapangiwi si Charmaine. Kanina, naiinis. Tapos ngayon, wala namang emosyon. Kakaiba pala tong anak ni Ma'am Daisy, no? Pabago-bago ng emosyon. Saad niya sa sarili, bago siya nagtungo doon. Simula nung araw na yon ay palagi niyang pinagsisilbihan si Diego. Pinagluluto niya ito ng pagkain. Ngunit hindi naman ito kinakain ng binata. Ang palagi pa nitong dahilan ay baka raw may lason yung niluto ni Charmaine. Kaya naman nagsisimula na siyang mainis kay Diego. Naiinis siya dahil marami ng pagkain ang nasasayang dahil sa kanya. Hanggang sa isang araw ay sumobra na si Diego at tuluyan ang nainis si Charmaine. Ipinagluto niya kasi si Diego ng umagahan nun. Nagbapakasakaling kainin niya ito ngayong araw. Do you really think nakakainin ko yung niluto mo? You must be hallucinating, girl. Nakangising Anya bago niya itinapon sa may basurahan sa mismong harapan pa ni Charmaine yung niluto nitong pagkain. Natahimik si Charmaine dahil sa ginawa niya. Ngunit hindi lang siya pinansin ni Diego at umalis na ito.
Doon na nasagad ang pasensya ni Charmaine dahil sa hindi nirespeto ni Diego ang pagkain. Inis na inis siya kay Diego nung gabing yun kaya hindi niya ito pinagluto ng hapunan. Hindi ko na siya ipagluluto. Tutal, nasasayang lang naman ang mga pagkain na yun dahil hindi niya kinakain. Kaya imbis na itapon niya yun, ay mas maganda siguro kung magtitipid na lang siya. Inis na anya sa sarili bago siya pumasok sa may maid's quarter. Sa kabilang banda naman ay tumatawa si Diego habang kinukwento niya sa mga kaibigan niya yung nangyari kaninang umaga. Seryoso ka bro? Masaya ka dyan? Hindi makapaniwalang saad ng isa sa mga kaibigan niya, dahilan para mapatigil siya. Yeah bro, ilang beses ka nang pinagluto ng babae tapos hindi mo man lang tinikman? Ang malala pa dun ay tinapon mo yung niluto niya. Dagdag pa ng isa sa mga tropa niya na si Gilbert. Yeah, so what? Saad ni Diego na parabang wala siyang pakialam sa ginawa niyang mali. Kawawa ka naman kapag hindi ka na pinagluto ng babaeng yon. Alam mo bang mahirap magluto? Tapos ganun lang ang gagawin mo sa mga pinaghirapan niya? Anya, dahilan para matahimik si Diego. Biglang nag-flash sa utak niya ang itsura ni Charmaine kanina. Bigla siyang nag-guilty dahil sa ginawa niya. Dahil doon ay naisipan niyang mag-sorry at kainin ang niluto ni Charmaine. Ngunit nang dumating siya sa mansyon ay walang sumalubong sa kanya. Noon kasi ay palagi siyang sinasalubong ni Charmaine habang naka-apron ito at nagluluto. Charmaine? Pagtawag niya sa pangalan ni Charmaine pero walang sumagot. Kaagad siyang nagtungo sa maid's quarter at doon niya naabutan na natutulog na ito. Nang makarating naman siya sa may kusina ay walang pagkain na niluto si Charmaine. Biglang kumalam ang siya niya kaya naman nalungkot siya. Pareho silang lumaki ng kapatid niya na pinagsisilbihan. Kaya naman, hindi siya marunong magluto. Ramdam niya na magagalit si Charmaine kapag ginising niya ito. Kaya naman napagpasahan niyang magluto mag-isa. Kumuha siya ng noodles dahil ito ang pinakamadali sa lahat. Habang kumukulo na ang tubig, ay isa-isa niyang binuksan na ang mga packs ng noodles. Ngunit habang nagiinit siya ng tubig, ay nang hawakan niya ito ay hindi niya inaasahang napaso siya nito. Aray! Malakas na sigaw niya mula doon. Malapit lang ang maid's quarter doon kaya naman nagising si Charmaine nang marinig niya ang sigaw ni Diego. Kaagad siyang nagtungo sa may kusina at naabutan niyang natataranta ito habang hinihipan ito ang kanyang kamay. Anong ginagawa mo? Bakit ka nagpapainit ng tubig? Tanong ni Charmaine bago siya nagmamadaling kumuha ng first aid kit upang gamutin ang paso ni Diego. Nagugutom kasi ako. Pero hindi mo ako pinagluto kaya naisipan kong magluto. Nauutal na anya bago niya dinala sa may lababo si Diego at dahan-dahan niyang hinugasan ang kamay nito. Alam mo naman na hindi ka marunong magluto, tapos ginawa mo pa rin. Mas madali na ginising mo ko kaysa magluto ka. Inis na saad ni Charmaine bago niya pinahira ng ointment ang paso nito. Saka grabe ka naman makasigaw. Abot hanggang maid's quarter. Bakla ka ba? Saka bakit ka pala dito kakain? Akala ko ba ayaw mong kumain dito dahil baka lasunin ko yung pagkain mo? Tanong ni Charmaine pero hindi sumagot si Diego at tahimik lang ito. Nang natapos na niyang gamutin ang sugat ni Diego ay kaagad siyang naghugas ng pinggan bago nagsuot ng apron. Anong kakainin mo? Tanong ni Charmaine na nagpangiti kay Diego. Gusto ko ng ramen ngayon. Nakangiting anya bago siya umupo sa may lamesa ngayon. Napabuntong hininga na lang si Charmaine bago siya nagsimulang magluto. Medyo nagulat pa siya ngayon dahil kakainin na ng binata ang lulutuin niya. Madali nang natapos ni Charmaine kaya naman kaagad na niya itong inilapag sa may lamesa kung saan nakaupo si Diego. I just wanted to say sorry dahil sa ginawa ko kanina. My friends made me realize that what I did was wrong. Wika nito kay Charmaine habang pinapalamig niya ang ramen. Okay lang yun, sir. Basta, huwag mo nang uulitin. Kasi nasasayang yung mga pagkain. Anya. At tumangutang na lang si Diego bilang pagresponde bago siya nagsimulang kumain. Ibig sabihin ba niyan, ipagluluto mo na ako na umagahan bukas? Tanong niya na nagpatawa kay Charmaine. Malamang, sir. Palagi ko naman pong ginagawa yun, diba? Kahit hindi mo kinakain yung niluluto ko. Anya. Bago siya umupo sa may tabi ni Diego. Kasalukuyan nitong kumakain habang pinagmamasdan siya ni Charmaine. Masarap ba, sir? Tanong ni Charmaine at tumangutang naman ang binata na parabang sarap na sarap sa kinakain. Ano bang gusto mong kainin bukas, sir?
Tanong ni Charmaine bago siya tumayo at lumapit sa ref upang tingnan kung ano pang available na maaaring lutuin doon. Ikaw, este, sitaw pala. Yung may sabaw na maasim tapos may lahok na sitaw. Saan ni Diego? Bakit ko nasabi yung ikaw? Ano bang problema ng bibig ko? Sitaw ang sasabihin ko tapos naging ikaw. Mabuti na lang hindi narinig ng babaeng to yung sinabi ko. Saad niya sa sarili bago ito napahinga ng maluwag. Yun kaagad yung gusto mong breakfast, sir. Bukod doon, ano pa? Tanong ni Charmaine habang nagsusulat ito sa may papel. Yun lang, at saka kanin. Tsaka parang gusto ko naman ng tanghalian na fried chicken. Anya. At agad namang sinulat ni Charmaine ang mga lulutuin niya bukas para kay Diego. Hindi mapigilang mapangiti ni Charmaine habang pinapanood niya itong kumakain. Natawa si Charmaine dahil bigla itong nasamid. Kaagad niyang inabot ang tubig kay Diego bago ito uminom. Dahan-dahan lang, sir. Anya, bago niya nginitian ito. Nabigla naman siya nang mumula ang pisngi ni Diego at umiwas ito ng tingin. Iwanan mo na lang yung pinagkainan mo dyan, sir. Uhugasan ko mamaya. Saad niya, bago siya umalis doon. Nagtungo muna siya sa garden para magpahangin habang hinihintay niyang matapos kumain si Diego. Hindi maintindihan ni Charmaine ang sarili niya. Dahil tuwing napapatingin siya kay Diego ay may kakaibang nararamdaman ng puso niya. Hindi siya mapakali at doon nag-flashback sa kanya ang sinabi ng mama niya. Mama, paano po ba kayo nagkakilala ni Papa? Tanong ni Charmaine sa kanyang ina habang sinusuklayan siya nito. Magkaklase kami ng Papa mo noon at hindi inaasahang nagkagusto ako sa kanya. Pagkukwento ng ina niya. Pero paano niyo po nalaman na mahal niyo na si Papa? Muling tanong ni Charmaine. Simple lang yan anak. Tuwing nakikita ko yung papa mo, para bang may kakaiba akong nararamdaman sa aking puso. Palagi akong kinikilig. Tapos namumula ako tuwing umiiti siya sa akin. Nakangitingan niya habang ikinukwento niya sa anak ang love story nila ng asawa niya. Nabalik sa wisyo si Charmaine nang maramdaman niyang may pumatak na tubig sa kanyang balikat. Mukhang uulan kaya kaagad siyang pumasok sa loob. Pumunta siya sa kusina at wala na doon si Diego. Kaya naman nakahinga siya ng maluwag. Kaagad niyang hinugasan ang mga pinggan at bumalik na ulit siya sa kwarto niya upang magpahinga. Kinabukasan ay maaga siyang nagising dahil magluluto pa siya ng sinigang para kay Diego. Naghanda muna siya ng mga sangkap na gagamitin niya bago siya nagsimulang magluto. Isa-isa niya itong nilagay sa may kaldero. Nang matapos na siyang magluto ay kaagad siyang naghanda ng pinggan kung saan kakain si Diego. Nagtataka siya dahil kung noon naman ay alas 7 lang ay lumalabas na si Diego sa kwarto niya. Mag-aalas 8 na kaya naman nagsimula nang mag-alala si Charmaine. Kaya napagpasyahan ni Charmaine na puntahan ito sa kwarto nito para gisingin dahil may pasok pa ito sa trabaho niya. Kaagad siyang kumatok dito at tumawag pero walang sumagot. Tumawag siyang muli ngunit wala pa rin sumasagot. Wala na siyang ibang maisip na paraan kaya agad siyang pumasok sa kwarto ni Diego at naabutan niya itong natutulog. Sir, gumising na po kayo, sir. May pasok pa po kayo. Anya, bago siya lumapit kay Diego. Tinapik niya ang balikat nito para gisingin. Ngunit hindi pa rin ito gumigising. Napansin niya rin na mainit ang katawan ni Diego. Kaagad niyang hinawakan ang noon ni Diego at mainit ito. Balot na balot ito sa kumot at mukhang nilalamig. Nilalagnat siya? Gulat na tanong ni Charmaine sa sarili. Bago hinipo ang liig nito. Hala! Nilalagnat nga siya. Teka, kukuha muna ako ng maligamgam na tubig para punasan siya. Anya. At akmang hahakbang na siya palabas nang biglang may humawak sa kamay niya. Don't go, Charmaine. Stay here, please. Anya, bago siya nagmulat ng mata at tumingin kay Charmaine. Pero sir, kailangan kitang punasan para maging maginhawang pakiramdam mo. Saad ni Charmaine. Pero ayaw pa rin bitawan ni Diego ang kamay niya. Don't leave. Stay by my side, Charmaine. Pag-uulit pa nito, kaya naman napabuntong hininga na lang si Charmaine. Mabilis lang to, sir, promise. Babalik ako. Kukuha lang ako ng maligamgam na tubig. Tapos, babalik rin ako kaagad. Pangungumbinsi ni Charmaine kay Diego. Nagdadalawang isip pa si Diego kung bibitawan niya ba si Charmaine. Babalik ka, ha? Bilisan mo lang. Saan ni Diego bago niya bitawan si Charmaine? At lumabas na ito mula sa kwarto niya. Kagaya nga ng sinabi ni Charmaine ay bumalik ito kaagad sa kwarto ni Diego. Sir,
Tanggalin mo po muna yung kumot para mapunasan ko po yung katawan mo. Para maginhawa rin po yung katawan mo. Wika ni Sherbane bago niya binasa ang tuwalya na dala niya at piniga ito. Sinimulan na niyang punasan si Diego. Pinunasan niya ang braso, binte at mukha nito bago siya kumuha ng damit nito. Kaya mo pa bang tumayo, sir? Basang-basa ka po kasi kanina ng pawis. Kaya kailangan niyo pong magpalit ng damit, saad ni Sherbane. Tulungan mo akong makatayo, anya, at agad naman siyang tinulungan ni Sherbane. Tinulungan niya itong makapagpalit ng damit bago niya ito pinahiga sa kama. Sir, tatawagan ko po muna yung mama niyo para sabihin na hindi po kayo makakapasok ng trabaho ngayon, saad niya, at akmang kukuhanin na niya yung cellphone niya sa labas nang bigla siyang hinigit ni Diego at napahiga siya sa kama nito. You promised that you will stay here with me. And don't bother telling it to my mom. Just stay here and sleep with me. Anya, bago niya niyakap si Sherbane. Hindi na ito nakapagreklamo pa dahil sobrang higpit na ng pagkakayakap ni Diego sa kanya. Saka kung sakali mang makipagtalo siya dito, ay hindi pa rin ito papayag sa gusto niya. Nararamdaman ko ang mainit na paghinga ni Sir sa aking liig. Bakit niya ba kasi ako bigla-bigla nilang hinila dito? Nakayakap pa siya sa akin ngayon. Saad niya sa sarili. Hindi mapakali si Sherbane dahil lumalakas ang kabog ng dibdib niya habang nakayakap sa kanya si Diego. Napaigtad naman siya nang maramdaman niyang ibinaon ni Diego ang ulo nito sa kanyang dibdib. Grabe naman yan, sir. Nakabaon pa talaga ang ulo mo sa dibdib ko, ha? Baka naman sumachansing ka lang sa akin, ha? Ngayon pa talaga na nakasando lang ako. Saad niya bago pinagmasdan ang mukha nito. Mahimbing itong natutulog habang nakayakap sa kanya. Inaplos niya ang pisngi nito habang pinagmasdan ang mukha nito. Gwapo, matangos ang ilong, mapula ang mga labi, makinis ang mukha, at maganda ang kilay. Pwede ko na siyang maging asawa. Teka, ano ba itong iniisip ko? Anya. At akmang gagalaw lang siya sandali upang umayos ng pagkakahiga nang maramdaman niyang mas lalong humigpit ang yakap sa kanya ni Diego. Stay here, baby. Mahinang anya dahilan para mamula si Sherbane. Totoo ba yung naririnig ko? Tinawag niya akong baby? Teka, bakit ba ako kinikilig? Napatakip na lang siya sa mukha dahil sa kilig na nararamdaman niya ngayon. Maya-maya lang ay nakaramdam na rin siya ng antok. Kaya naman pumikit na rin siya at natulog na rin. Nagising si Sherbane nang biglang may tumunog na cellphone. Nang kuhanin niya ito ay tumatawag pala si Daisy. Kaagad siyang umalis sa pagkakayakap ni Diego at tumayo bago lumabas ng kwarto nito. Hello po, bati ni Sherbane habang nagkukusot siya ng mata. Hello Sherbane, ikaw pala yan. Nandyan ba si Diego ngayon? Hindi kasi siya pumasok ngayon. Tanong nito bago naupo si Sherbane sa may sofa. Opo ma'am, nandito po siya ngayon. At ang dahilan po kung bakit hindi siya nakapasok, kasi po nilalagnat po siya. Anya, bago niya inilapag sa may hita niya ang cellphone at nagsimula na siyang mag-ipit ng buhok. Balak niya kasing initin yung niluto niyang ulam kanilang umaga para pakainin si Diego. Ganun ba? Sige, pagpahingahin mo muna siya at painumin mo ng gamot. Pupunta kami mamaya dyan ni Daniel, anya bago na pinatay yung tawag. Naglakad siya patungo sa may kusina at binuksan niya ang kalan para painitin yung ulam. Habang pinapainit niya ito ay nagtimpla siya ng kape para pampagising. Napasarap kasi ang tulog niya doon sa may kwarto ni Diego kanina. Habang umiinom siya ng kape ay muntik na niyang mabitawan ang mug nang may biglang pumulupot na kamay sa kanyang bewang. Mainit itong huminga sa kanyang liig bago nito hinalikan ang balikat ni Sherbane. Bakit ka umalis? Ang sarap-sarap ng tulog ko. Bigatuloy akong nagising. Anya, bago niya ipinatong ang baba niya sa may balikat ni Sherbane. Sir, gising na po kayo? Gulat na tanong ni Sherbane kay Diego. Bago ito humarap at mahigpit naman siyang niyakap ni Diego. Naramdaman ko na wala ka na sa tabi ko. Kaya nagising ako. Tara na, Sherbane. Bumalik na tayo sa kwarto para matulog. Pag-aaya niya, pero tumanggi si Sherbane. Mamaya na po ulit kayo matulog, sir.
Kailangan niyo pong munang kumain para makainom po kayo ng gamot at maging maayos pong nararamdaman niyo, saad ni Charmaine. Agad namang napanguso si Diego dahil gusto niya pa sanang matulog habang kasama si Charmaine. Parang ang ayaw na niya itong bitawan at gusto niya na lang itong yakapin buong araw. Sige, pero kailangan mo ulit manatili sa kwarto ko mamaya. Anya, bago umupo sa may upuan, pinagsandok siya ni Charmaine ng kanin at ulam. Yan na po sir, kumain na po kayo. Nakangiting saad ni Charmaine pero tumingin lang sa kanya si Diego. Feed me baby please. Anya, dahilan para masamid si Charmaine sa kanyang sariling laway. Seryoso ba siya? Bakit kailangan ko pa siyang subuan? Malaki na siya, 'di ba? Tanong niya sa sarili. Mukhang wala naman siyang magagawa kaya kinuha na niya ang kutsara bago sumandok ng kanin at ulam at akmang isusubo na niya ito kay Diego nang isarado nitong bibig niya. Wait, bakit niya sinarado? Don't tell me gusto pa ni sir na gawin ko yung airplane para kumain siya. Tanong niya sa sarili niya nang takpan ni Diego ang hita nito. Sit on my lap while feeding me baby. Pag-uutos nito, ginawa na lang ni Charmaine ang gusto ni Diego at minakain na niya ito. Pwede ko bang tikman yan? Tanong ni Diego kay Charmaine. Alin dito sir? Yung sitaw ba o yung mustasa? Tanong niya bago tumingin kay Diego. Yung labi mo ang gusto ko. Anya. Bago niya hinawakan ang baba ni Charmaine at madiin yung hinalikan, hindi na nagkaroon ng pagkakataon si Charmaine na maiproseso ang sinabi ni Diego dahil bigla na lang siyang hinalikan ito. Hindi tumutugon si Charmaine nung una. Pero kalaunan ay wala na rin siyang nagawa. Mapusok at madiin ang paghahalikan nilang dalawa. Hindi ata titigil si Diego sa paghalik kay Charmaine hanggat hindi pa siya nauubusan ng hininga. So sweet. Can I kiss you again? Tanong niya at akmang hahalikan na siya ni Diego nang pigilan niya ito. Naku sir, hindi na po pwede. May sakit po kayo ngayon at kailangan niyo na pong uminom ng gamot. Bawal po sa may sakit ang halik ng halik. Pagsisinungaling ni Charmaine para tumigil na si Diego sa paghalik sa kanya. Mukha namang nakumbinsi si Diego sa sinabi ni Charmaine. Kaya naman tumigil na ito sa kakahalik sa kanya. At ipinagpatuloy na rin ang pagkain. Masarap ba ang luto ko, sir? Tanong ni Charmaine nang matapos na niyang pakainin si Diego. Oo, masarap ang labi mo. Yung niluto mo pala. Pagpapalusot nito kaya naman namula na parang kamati si Charmaine. Ikaw, sir, ah. Masarap pala yung labi ko. Pero kung iisipin, yung halik na yun ang unang halik ko. Bigla na lang siyang napahawak sa labi niya. Nahihiya na medyo kinikilig ang nararamdaman niya dahil hinalikan siya ni Diego. Why are you blushing like a tomato? Don't tell me, I'm your first kiss? Nakangising anya, kaya naman mas lalong nahiya si Charmaine. Ah, uminom na lang po kayo ng gamot sir. Baka lagnatin ka ulit kapag hindi ka uminom. Pag-iiba ni Charmaine ang usapan bago niya tinalikuran si Diego. Bakit kailangan niya pong sabihin yun? Mas lalo tuloy akong nahiya. Ano na lang kayong sasabihin ni Ma'am Daisy kapag nalaman niyang hinalikan ako ng anak niya? Saad ni Charmaine sa sarili. Bago siya nagligpit ng pinagkainan nila. Mamaya ka na magligpit. Matutulog pa tayo. Anito, dahilan para mapatingin si Charmaine sa kanya. Hindi na ako inaantok, sir. Kayo na lang po yung matulog. Saad niya, pero hindi pumayag si Diego. Ayoko. Gusto ko kalapit kita kapag matutulog ako. Pagtanggi ng binata, dahilan para hindi makapaniwalang napatingin sa kanya si Charmaine. Seryoso ka ba, sir? Nilalagnat ka lang, sir. Itulog mo na yan. Saad ni Charmaine pero niyakap lang siya ni Diego. Hindi nga ako matutulog nang hindi ka kayakap. Ano ba kasing gagawin mo? Tanong ni Diego. Doon muna ako sa sala, sir. Manonood ako ng TV. Anya, bago niya inalis ang kamay ni Diego. Okay, doon tayo sa sala. Hihiga. Tapos habang natutulog ako, ay manonood ka. Kapag talaga gusto, no, may paraan. Saad ni Charmaine bago siya napabuntong hininga at pumayag sa gusto ni Diego. Pumunta siya sa kwarto ni Diego at naglabas ng unan at kumot. Higitin mo yan, Charmaine.
magiging kama tong sofa. Anya, at hinigit naman ito ni Charmaine. Parang naging higaan yung sofa at nilagay na niya doon yung unan at gumot. Wala nang pinalipas pang oras si Diego at nahiga na siya doon bago niya sinenyasan si Charmaine na humiga. Ah, sir, pwede po bang maligo muna ako? Mabilis lang naman. Tsaka baka kasi maasim na yung amoy ko. Pagpapaalam niya kay Diego. Wag na. Gustong gusto ko na yung amoy mo eh. Humiga ka na dito sa tabi ko. Dali! Anya, habang si Charmaine naman ay napangiwi na lang sa sinabi niya. Ang weird naman ni sir. Anya, bago siya nahiga sa may tabi nito, niyakap ka agad siya ni Diego nang makahiga ito. At kagaya ng kanina ay ganoon na naman ang pwesto nila. Medyo nagtataka si Charmaine dahil parang kakaiba ang trip ni Diego ngayon. Lumipas ang ilang araw ay palagi nang ganoon ang pagtrato ni Diego kay Charmaine. Para bang jowa niya itong makaasta. Kaya naman mas lalong nagbuguluhan si Charmaine. Palagi siya nitong niyayakap. Bigla-biglang hinahalikan at kayakap matulog. Naguguluhan si Charmaine dahil wala namang sinasabi si Diego tungkol sa relasyon nila. Bakit ganun? Ano to? Landian without label? Landian lang without feelings? Tanong niya sa sarili habang nag-aayos ng lunchbox ni Diego. Maghahatid kasi siya ng pagkain ni Diego sa opisina nito. Ayaw na kasi nitong kumain pa ng ibang pagkain maliban sa niluto ni Charmaine. Habang nilalagay na niya yung mga utensils, ay nabigla siya ng tumunog ang cellphone niya. Nang kuhanin niya naman ito ay tumatawag pala si Diego. Kaagad naman niya itong sinagot bago niya ipinagpatuloy ang ginagawa niya. Hi baby! Pagbati ni Diego mula sa kabilang linya. Kasalukuyan silang magka-video call kaya nakikita ni Diego ang ginagawa ni Charmaine. Bakit ka po napatawag, sir? Tanog ni Charmaine. Wala lang. Gusto lang kitang makausap. Malapit na bang matapos yan? Gusto na kitang mayakap eh. Nakangusong saad ni Diego mula sa kabilang linya. Kaya naman natawa si Charmaine. Ang random mo naman ata ngayon, sir. Saka opo, malapit na akong matapos. At papunta na ako dyan, Anya, bago niya tinakpan ang lunchbox. Huwag mo na patayin yung tawag hanggang sa makarating ka dito. Wika ni Diego bago kinuha ni Charmaine yung mga dadalhin niya at lumabas na kaagad. Sumakay na si Charmaine sa kotse sa may labas at nagpahatid kay Manong Bito. Malapit ka na bang makarating dito? Bigla ang tanong ni Diego kay Charmaine. Matagal pa, sir. Kakasakay ko lang po sa kotse. At kakaandar lang po. Ang tagal naman. Gusto na kitang makayakap eh. Pangungulit niya kay Charmaine. Usap ng usap si Diego habang ka-video call sila ni Charmaine. Kalahating oras pa ata ang nakalipas bago siya nakarating sa may kumpanya ni Diego. Dahil na traffic din sila sa daan papunta doon. Inenda ni Charmaine yung call dahil papunta na din siya sa opisina ng binata. Habang naglalakad siya ay may mga nakakasalubong siyang mga babae na kakaibang tingin sa kanya. Marami na kasing naiinggit kay Charmaine dahil bukod sa ina ni Diego, ay si Charmaine lang ang pinapayagan niyang makapasok sa office nito. Nang makarating si Charmaine sa tapat ng opisina ni Diego ay kaagad na itong kumatok. Pinagbuksan siya ni Diego ng pinto at hindi pa siya nakakapasok ay kaagad na siyang niyakap ni Diego. I miss you baby. It's so boring here. Nakangusong Anya bago sila pumasok sa loob at isinarado na nilang pinto. Naupo si Diego sa swivel chair niya habang si Charmaine naman ay nasa harapan niya. Sir, pwede na po kayong kumain. Nagluto pala ako ngayon ng kaldereta kagaya ng request niyo, Anya. Pero imbis na sumagot si Diego ay nginisian lang siya nito. Nabigla na lang siya nang higitin siya nito dahilan para maupo si Charmaine sa hita ni Diego. Hindi yan ang dahilan kung bakit kita pinapunta dito, baby. Let's eat late. I want to hug and kiss you first. Anya, bago siya nito hinalikan. Kaninang umaga lang kita hinalikan, pero miss na kaagad kita. Ano bang ginawa mo sa akin at nabaliw ako sa'yo? Tanong niya dito, bago muling hinalikan si Charmaine. Ha? Ano, sir? Tanong ni Charmaine. Na nagpapanggap na hindi dinig ang sinasabi ni Diego. Stop calling me Sir Charmaine. Call me by my name. Anya, bago niya hinaplos ang hita ni Charmaine. Your skirt is too short. Pwede ka lang magsuot ng ganito.
kapag tayong dalawa lang. Nakangising Anya bago niya hinalikan ang liig ni Charmaine. Akmang hahalikan na sana niya ito ulit nang biglang bumukas ang pinto at nakita nila doon si Daisy. Nagulat ito na makita ang posesyon ng dalawa. Oh, mukhang mali atang pumasok ako dito. Anyway, ituloy niyo lang yan. Anya at akmang aalis na ito nang magsalita si Diego. Talagang inistorbo mo kami, ma'am. Also, bago ka umalis, pakilak yung pinto para wala nang istorbo sa aming dalawa. Anya. At ginawa naman ng kanyang ina ang sinabi ng anak bago ito lumabas. Namumula sa hiya si Charmaine dahil sa nahuli sila ni Daisy. Hindi siya makapaniwalang nakita sila ni Daisy sa ganoong posisyon. Date tayo, Charmaine. Bigla ang sad ni Diego, dahilan para magulat si Charmaine. Ha? Huh? Anya habang naninigurado kung tama ba yung narinig niyang sinabi ni Diego. Ang sabi ko, mag-date tayo mamaya. Wala naman na akong gagawin, tsaka parang gusto ko na rin magala. Nahihiyang sad niya. Parehas silang nagkakahiyaan ngayon. Date? Pero teka lang sir, bakit pa tayo magde-date? Ano ba kasi tayong dalawa? Tanong ni Charmaine. Mag-jowa? Tinatanong pa ba yan? Malamang, mag-jowa tayo. Boyfriend mo ko? Girlfriend kita? Anya, dahilan para mag-loading si Charmaine ng ilang minuto. Mag-jowa na pala tayo, sir. Teka, bakit hindi ako na-update? Tanong niya habang hindi pa rin makapaniwala sa sinabi ni Diego. Ibig sabihin, all this time hindi na pala ako single. Dahil jowa ko na siya. Parang ang bilis naman ata nun, Diego. Saad niya sa sarili. Stop calling me sir. I have a name. And it's Diego. Taas kilay na saad niya. Pero Diego, seryoso ka ba? Parang ang bilis naman ata. Dahil nagsimula ka lang naman maging sweet sa akin nung nagkasakit ka. Pagkukwento ni Charmaine. Agad namang napaisip si Diego dahil tamang sinabi ni Charmaine. Wait. Huwag mong sabihin na hindi ka marunong manligaw. Natatawang tanong ni Charmaine na nagpapula kay Diego. Hindi sa hindi marunong. Tsaka kung gusto mo, ligawan kita simula ngayon. Lakas loob na saad niya na nagpangiti naman kay Charmaine. Mas okay yun. Dapat naligawan mo muna ako bago kita maging boyfriend. Anya, bago siya niyakap ni Diego. Liligawan kita, pero walang magbabago sa trato ko sa'yo ngayon. Okay lang na halikan kita kapag gusto ko. And don't you dare let anyone court you. Because you're only mine. And I don't like sharing. Madamot na kung madamot. Pero ayaw ko na may kahati. Nakangusong Anya na nagpatawa kay Charmaine. Grabe naman yan. Mukha bang may manliligaw pa sa akin? Ikaw nga lang ata yung nagkagusto sa akin eh. Saad ni Charmaine bago niya hinawakan ang pisngi ni Diego. Hindi mo lang napapansin. Pero sigurado akong marami akong magiging kaagaw sa'yo. Pero sorry sa kanila. Dahil sa akin ka lang. At wala silang magagawa. Pagyayabang niya na may halong pagbabanta. Oo na po. Para namang maaagaw nila ako sa'yo. E ikaw lang naman ang gusto ko. Mahinang saad ni Charmaine. Ano? Tanong ni Diego dahil hindi niya narinig ang sinabi ng dalaga. Wala. Ang sabi ko, kailangan mong galingan kung ayaw mong maagaw ako ng iba sa'yo. Saad ni Charmaine na ikinisimangot naman ni Diego. I won't let that happen, Charmaine. What's mine is always mine. Nakangising wika niya bago muling hinalikan ang labi ni Charmaine. Mine. Saad niya. Nang matapos na ang trabaho ni Diego ay kaagad silang pumunta ni Charmaine sa may restaurant upang mag-date. Ang ganda naman ng babaeng nililigawan ko. Nakangiting saad ni Diego habang pinagmamasdan si Charmaine habang kumakain. Napangiti naman ito dahil sa sinabi ni Diego. Huwag mo akong binubola dyan, Diego. Kumain ka na lang. Pagsaway sa kanya ni Charmaine bago pa ito uminom ng juice. Paano ako kakain? Kung ikaw naman ang gusto kong kainin? Nakangusong Anya. Dahilan para masamid si Charmaine. Manahimik ka ng lalaki ka. Nasa public place tayo. Kahit ano na lang yung mga sinasabi mo. Pagsusungit ni Charmaine bago niya inirapan si Diego. Sungit naman yan. Okay lang kahit sungitan mo ko.
dahil ang ganda mo pa rin naman. Nakangising saad ni Diego. So, ganda ko lang pala yung habol mo sa akin? Napatigil si Diego nang biglang nagseryoso ang mukha ni Charmaine. Hindi no. Pero isang pagiging maganda mo sa nagustuhan ko. Saad niya, bago niya pinisil ang pisngi ni Charmaine. Ang cute mo talaga. Sa sobrang cute mo, gusto na agad kitang pakasalan at anakan ng napakarami. Pang-aasar niya kay Charmaine. Alam mo, ang dami mong sinasabi. Kumain ka na nga lang para matuwa pa ako. Yes, ma'am. Saad ni Diego bago siya nagsimulang kumain. Habang hindi nakatingin si Charmaine ay kinuhanan niya ito ng litrato. May ibibigay pala ako sa'yo. Sana magustuhan mo yan. Saad ni Diego bago niya inabot ang isang box kay Charmaine. Kaagad naman itong binuksan ng dalaga at isa itong napakagandang kwintas. Nakita ko yan kahapon at sigurado akong babagay sa'yo kaya binili ko na. Gusto mo na bang suotin? Tanong niya kay Charmaine. Nakangiti ito ngayon habang pinagmamasdan niya yung binibigay na kwintas ni Diego. Sige ba? Pero paano ba yan dahil wala akong maibibigay sa'yo ngayon? Saad ni Charmaine. Pero umiti lang si Diego sa kanya. Halik mo lang. Masaya na ako, Charmaine. Anya, kaya naman agad na hinawakan ni Charmaine ang pisngi ni Diego at madiin niya itong hinalikan. I love you, Charmaine. And I'm willing to do anything for you. Malambing na saad ni Diego bago niya hinawakan ang kamay ni Charmaine at hinalikan niya ito. Sa susunod, engagement ring na ang ibibigay ko sa'yo. Anya, bago niya niyakap si Charmaine. Simula noon ay halos araw-araw nang nagde-date si Charmaine at Diego. Araw-araw pinaparamdam ni Diego kung gaano niya kamahal si Charmaine. Kaya naman mas lalo pang nahuhulog ang dalaga sa kanya. Handa na si Charmaine na sagutin siya. Ngunit naghihintay lamang ito ng tamang panahon. Hindi naman tutol ang mga magulang niya kung halimbawang sasagutin na niya si Diego. Bukod sa maalaga at mabait ito, halos lahat ng katangian na gusto ni Charmaine sa isang lalaki ay na kay Diego na. Sino yung lalaking yun, Charmaine? Bakit parang ang sweet nyo kanina? Tanong ni Diego habang nanunood si Charmaine. Bakit ka nakasimangot dyan, lalaki? Si Andre lang yun. Sagot naman ni Charmaine sa tanong ni Diego. Siguraduhin mo lang na walang gusto sa'yo yun. Noon pa lang sinabi ko na sa'yo na ayaw ko na may kahati. Inis na saad ni Diego. Para siyang batang nagtatampo ngayon, kaya naman napangiti si Charmaine. Kaagad siyang lumapit kay Diego at pinisil niya ang pisngi nito. Bakit naman nakasimangot ang manliligaw ko? Huwag mong sabihing nagsiselos ka na kaagad. Eh, nakikipag-usap lang naman ako kay Andre. Natatawang saad ni Charmaine habang si Diego naman ay nakasimangot pa rin. Ano naman kung nagsiselos ako? Normal lang naman yun, no? Taas kilay na saad niya bago niya inirapan si Charmaine. Ang sungit naman ng boyfriend ko. Huwag ka nangang magtampo. Alam mo naman na ikaw lang yung mahal ko, diba? Tanong ni Charmaine, pero mukhang nagtatampo pa rin si Diego. Paanong hindi ako magtatampo? Eh, ano yung sinabi mo? Gulat na tanong niya bago napangisi si Charmaine. Ang sabi ko, ang sungit naman ng boyfriend ko. Huwag ka nang magtampo. Alam mo naman na ikaw lang ang mahal ko, diba? Pag-uulit ni Charmaine sa sinabi niya, kaya naman masayang napatingin sa kanya si Diego. Totoo ba to? I'm your boyfriend? Ibig sabihin ba nito, sinasagot mo na ako? Masayang tanong niya kay Charmaine at tumangulang ito. Saka bakit ka ba nagsiselos kay Andre? E pinsan ko lang naman yun. Saka diba, ikaw lang yung mahal ko? Tanong ni Charmaine, kaya naman halos mapatalon si Diego sa tuwa. Seryoso ba talaga yan, Charmaine? Baka naman niloloko mo lang ako, ah. Paninigurado ni Diego na para bang hindi pa rin siya makapaniwalang sila na ni Charmaine. Oo nga. Bakit? Ayaw mo ba? Mabilis naman akong kausap. Kaya pwede mong sabihin kung ayaw mo. Anya, kaya naman masayang niyakap ni Diego si Charmaine. Siyempre gusto ko. Gustong gusto. Saka ang ibig sabihin lang nito ay akin ka na talaga. Mahal na mahal kita, Charmaine. Anya, bago niya ito niyakap. Mahal na mahal din kita, Diego. Matagal na kitang gustong sagutin.
Pero gusto ko munang patagalin para malaman ko kung seryoso ka ba talaga sa akin. Pagpapaliwanag ni Charmaine. Kahit naman patagalin mo pa ng sobra, ay handa pa rin akong maghintay hanggang sasagutin mo ko. Anya na nagpangiti naman kay Charmaine. Paano ba yan? This time, my girlfriend na talaga ako. Anya na parabang nagyayabang. Ang yabang ah. Edi sana all kuya. Bigla ang saad ng kung sino. Nang mapatingin naman sila Charmaine at Diego doon sa may nagsalita, ay nakita nila si Daniel. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Diego bago niya niyakap si Charmaine. May pinapahatid lang si Mommy. May naaalala tuloy ako kuya. Parang nung nakaraan lang ay sinabi mo sa amin ni Mom na hindi ka interesado sa kung kanino. Pinagjuzuwa ka ni Mommy pero palagi kang tumatanggi. Dahil ang sinasabi mo ay ayaw mo sa babae. Pero bakit parang ayaw mo nang bitawan si Charmaine? Natatawang tanong ni Daniel na nagpanguso sa kuya niya. Bakit ba? Eh gusto ko siyang yakapin eh. Tsaka sinabi ko pala yun. Eh di binabawi ko na. Dahil masaya na ako ngayon. Kasama ang girlfriend ko. Pagyayabang ni Diego sa kapatid niya. Sinagot mo na siya? Tanong ni Daniela. At tangulang ang naisagot ni Charmaine. Hay, sana all naman. Congratulations sa inyong dalawa. Pero pwede bang itigil niyo muna yung paglalandian niyo? Ang sakit niyo sa mata. Inis na saad ni Daniela. Wala ka lang kasing zowa. Magzowa ka na kasi para hindi ka bitter. Nakangusong saad ni Diego bago niya niyakap si Charmaine. Bahala na. Nga pala, pinapasabi ni Mommy na may party kang kailangang puntahan mamaya. Para sa mga kabisnes ng pamilya natin yun. At kailangan mong umatin dahil aalis si Mama mamaya. Saad ni Daniel sa kapatid bago ito na upo sa may sofa. Ha? Bakit ako? I'm sorry Daniel, but no. Ang nakaplano namin ngayong araw ay ang mag-cuddle buong maghapon. Hindi ba pwedeng ikaw na lang? Inis na tanong ni Diego. Pwede naman sanang ako, pero hindi ako tagapagmana ng pamilya natin. Kaya kailangang ikaw talagang pumunta. Pwede mo namang isama si Charmaine kung gusto mo. Anya, kaya naman napaisip si Diego. Okay, sure, I'll go. Pero kasama ang girlfriend ko ah. Anya, bago sa tumingin kay Charmaine. Okay kuya. But just make sure not to cause the fight when someone look at your girlfriend. Sigurado akong maaagaw ni Charmaine lahat ng atensyon dahil sa ganda niya. Nakangising Anya ni Daniel. What? Ayoko, wag na lang. Alam mo naman na madamot ako. At hindi ako makakapayag na may ibang tumingin sa girlfriend ko. Anya, dahilan para mapangiwi si Daniel. Grabe naman ang pagkamadamot mo kuya. Hindi naman nila maaagaw sa iyo si Charmaine. Dahil baka hindi na sila makalabas ng buhay dun sa party na pupuntahan niyo. Natatawang saad ni Daniel. Pumunta ka na, Diego. Sasama ako. Pagkukumbinsin ni Charmaine bago yumakap sa kanya si Diego. Pero, hindi na niya natapos pa ang sasabihin niya nang unahan na siya ni Charmaine. Kahit tumitig pa sila ng tumitig sa akin, sa'yo pa rin ako. Kasi ikaw yung boyfriend ko. Tsaka kailangan mong puntahan yun dahil importante ang meeting na yun. Pamimilit ni Charmaine kaya naman napaisip si Diego. Sige, sabi mo eh. Pero sa akin ka lang lalapit. At huwag kang makikipag-usap sa iba. Ayoko nang may makakakuha ng atensyon mo. Dapat, akin lang at bawal sa iba. Parang batang saad ni Diego na parabang ayaw niyang maagawan. Napabuntong hininga na lang si Charmaine bago siya pumayag. Oo na po, I love you, Anya. Dahilan para lumawak ang hisi sa labi ni Diego. I love you too, baby. Saad niya pabalik, bago niya hinalikan sa labi si Charmaine. Ew! Edi kayo na ang magjowa. Tama nang kakahalik kay Charmaine, kuya. At baka mamagana ang labi niyan. Paninermo ni Daniel, dahilan para matawa si Charmaine. Patuloy silang nagkwentuhan hanggang sa maghapon. At kinailangan na nilang pumunta sa party. Makalipas ang 7 buwan ay masaya pa rin silang dalawa sa kanilang relasyon. Tinatrato ng tama ni Diego sa Charmaine at hanggang ngayon ay hindi pa rin sila nag-aaway simula na maging magkasintahan sila. Hindi sila nag-aaway dahil sa walang gumagawa ng mali sa kahit sino sa kanilang dalawa.
nakilala na ni Diego ang mga magulang ni Charmaine at naging close sa doon. Madaling gumaan ang loob ng mga magulang ni Charmaine kay Diego dahil sa ipinakita nitong bait at pagmamahal kay Charmaine at sa kanila. Kasalukuyang nasa mall ngayon si Charmaine habang bumibili ng mga damit. Pupunta kasi sila ni Diego bukas sa bahay ng nanay nito na si Daisy. Balak niyang bumili ng off-shoulder na dress dahil diretso swimming na sila pagkatapos kumain bukas. Hindi siya nasamahan ni Diego bumili ngayon dahil sa may kailangan itong puntahan. Naiintindihan naman ito ni Charmaine kaya siya na lang mag-isang pumunta sa mall. Ano kayang mas maganda dito sa dalawa? Maganda itong kulay pink. Pero okay din tong purple. Tanong niya sa sarili habang pinagmamasdan niya ang dalawang bestida. Hello ma'am, nagustuhan niyo po ba yung dalawang yan? Tanong nung sales lady kay Charmaine. Ah, opo. Ang ganda po. Kaso hindi ako makapili kung ano yung gusto kong bilhin. Anya habang pinagmamasdan niya ang dalawang dress. Ma'am, pwede niyo naman pong bilhin parehas dahil nakasale po siya ngayon. Anya. At nagulat nga si Charmaine nang makita niya na nakasale nga yung dress. Ah sige, bibilhin ko na parehas. Saad niya bago kinuha ang dalawang dress. Sure po ma'am. Diretso na po yan sa counter ma'am. Anya, kaya naman nagtungo na si Charmaine sa counter para bayaran yung dress. Lumabas na rin siya kaagad doon sa store kung saan siya bumili ng dress. Habang naglalakad siya ay biglang kumalam ang siya niya. Kaya naman napagpasahan niyang pumunta muna sa may food area para bumili ng shawarma. Pero papaliko pa lang siya sa may food area nang mahagip ng mata niya ang babae at lalaki na magkayakap. Pero hindi na sana niya ito papansinin. Pero namukhaan niya ang suot na relo nung lalaki, kaya napatigil siya. Laking gulat niya na makita si Diego na may kayakap na babae sa may gilid. Biglang namuo ang luha sa kanyang mata na makita niya ang pangyayaring yun. Kaagad niyang kinuhanan ng litrato ang dalawang yun bago niya ito sinend kay Diego kasabay ng message na maghiwalay na tayo. Hindi na hinintay pa ni Charmaine na babasa ni Diego ang mensahe niya bago sa tumakbo paalis ng lugar na yun. Grabe ang sakit na nararamdaman niya habang nagsisimula ng tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Ito ang unang beses na nagkaroon siya ng kasintahan. Kaya sobrang sakit para sa kanya na makita niyang niluloko lang pala siya nito. Tumakbo siya ng tumakbo hanggat sa makarating siya sa tapat ng simbahan kung saan siya nagtitinda ng sampagitan noon. Bakit ganito yung sakit? Malibang nagmahal ako? Mas mabuti siguro kung inuna ko na lang yung trabaho ko kesa sa nararamdaman ko. Lumuluhang saad niya. Habang umiiyak siya ay walang tigil ang pagtunog ng cellphone niya. Nang buksan niya ito ay nakita niyang tumatawag pala si Diego at tinatadtad siya nito ng chat. Pinatay nito ang kanyang cellphone at patuloy na umiyak. Nabigla na lang siya nang magsimula ng umulan. Umiiyak, broken-hearted at basang-basa na siya ngayon. Wala na siyang pakialam kahit na magkasakit pa siya ngayon. Gusto niya lang ilabas ang sakit na nararamdaman niya. Pero napatigil siya nang may humintong sasakyan sa harapan niya. At lumabas doon si Diego. Nagulat siya na makita niya si Diego. Balak niya sana itong takbuhan, ngunit hindi niya nagawa yun dahil mahigpit siyang niyakap nito. You just misunderstood. It's not what you think. Anya, pero tinulak lang siya ni Charmaine bago ito nagsimulang umiyak ulit. It's not what I think? Kitang-kita ko doon na magkayakap kayong dalawa. Akala ko ba wala ka nang nararamdaman sa kanya? Ngayong bumalik na siya, iiwan mo na ako? Ganun ba yun ha? Umiiyak na saad niya habang pinipilit siyang yakapin ni Diego. Please baby, let me explain. I'm not cheating on you. Iba yung pagkakaintindi mo kaya makinig ka muna sa akin. Ipapaliwanag ko sa iyong lahat. Pagmamakaawa ni Diego. Para saan pa? Kitang-kita ko kayo ng dalawang mga mata ko, Diego. Kung iiwan mo lang din naman ako. Kapag bumalik na siya, sana hindi na lang naging tayo. Umahagulgol niyang sabi sa kanyang nobyo. Parehas na silang basang-basa sa ulan ni Diego ngayon at umiiyak. No baby, don't say that. Alam mo kung gano'ng kita kamahal and I would never cheat on you. That hug was unexpected and she's actually married now.
sa jewelry store ng husband niya ako bumili ng sing-sing. Kaya siya ang nag-deliver. Niyakap niya lang ako as a friend. At wala nang iba pang ibig sabihin yun. Anya, bago niya niyakap si Charmaine, this time ay hindi na naitulak pa ni Charmaine si Diego. Nagulat siya sa sinabi nito at hindi makapaniwala. I love you so much, Charmaine. And I am willing to do everything for you. Hinding-hindi ko hahayaang mapunta ka sa iba. At ako lang ang lalaking papakasalan mo. Bumili ako ng singsing sa tindahan ng asawa niya para gawin to. Anya, bago siya lumuhod sa harap ni Charmaine. Nabigla naman si Charmaine at hindi ito makapagsalita dahil sa gulat. Inilabas ni Diego mula sa kanyang bulsang isang box at nang buksan niya ito ay may magandang singsing sa loob. Charmaine, I love you. And I want to be with you for the rest of my life. Alam kong ilang buwan pa lang mula nang maging tayo. But, gusto na kitang pakasalan. I changed myself because I want to be worthy of your love. At gusto ko ring sabihin sa iyo na kahit ano pa mang mangyari, ay ikaw pa rin ang mamahalin ko. Will you marry me? Anya, bago niya hinawakan ang kamay ni Charmaine. Muling naluha si Charmaine dahil sa sinabi ni Diego. Nagigilty siya dahil nakipaghiwalay siya dito nang hindi inalam ang tunay na nangyari. Ngayon, ay masaya na siya at nakapagdesisyon. Gusto niya ring makasama si Diego habang buhay. Kaya naman huminga muna siya ng malalim bago sumagot. Yes, Diego. Magpapakasal ako sa iyo. Anya, dahilan para maiyak si Diego sa sobrang tuwa. Isinuot niya sa daliri ni Charmaine ang singsing bago niya ito mahigpit na niyakap at hinalikan. Mahal na mahal kita, Diego. Saad ni Charmaine bago niya muling hinalikan si Diego. Mahal na mahal din kita, Charmaine. Ikaw lang at wala nang iba. Anya, bago ulit sila naghalikan. Makalipas ang ilang buwan ay nagpakasal na sila. Nagkaroon sila ng dalawang anak, kaya naman tuwang-tuwa na si Daisy dahil matagal na nitong gustong magkaapo. Hindi man inaasahan ang pagmamahalan nila, pero masaya silang namuhay kasamang isa't isa. Kahit magkaiba ang mundong ginagalawan ng dalawang tao, basta't may pagmamahal sila sa isa't isa, ay malulutas nila ang mga magiging problema nila. Wakas. Maraming salamat po sa ating mga sugid na tagapakinig. Binabati ko po ngayon si Ma'am Melinda Martinez from Richmond, Canada, Maureen Kawayan from Singapore, Sandra Miranda Vlogs from Jeddah, QSA, Delia Granada from Canada at Michael Gabia from Japan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating kwento ngayong araw. Hanggang sa muli, dito pa rin yan sa inyong inaabangang Dear Siren.